iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Playing more music than the others. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man,
palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka na kulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, manatag na. Kahit kailan, hindi ka na kulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Coronel po ng My Hiding Place TV. Hindi ka nagkulang. Talagang ganyan ang Panginoon sa atin po. At hindi siya nagkukulang sa anumang ating pangangailangan. Magandang morning, Metro Manila at buong Pilipinas. Araw po ng Saturday, and Bali Sign Day dyan sa inyo today is September 25, 2021. At ang iba dyan sa inyo ay pupungas-pungas pa lang. So kumuha na kayo ng mainit na kape dyan. At gumising na kayo dahil ito na ang araw ng almusal.
Ito masarap na almusal ang salita ng Panginoon. Talagang pagka nakakarinig tayo ng inspirasyon sa buhay na mga o yung mga salita ng Panginoon na makapagpapalakas at makapagpapaantig ang lalim, no, ng ating kalooban, lalo ng ating spiritual, ay talagang nakakapagpalakas po ng ating kalooban kahit anong bigat ng problema natin at kahit ano pang dinaranas natin, mga paghihirap, mga sakit, mga pag-uusig sa araw-araw. May mga taong naiinggit sa atin, mayroong mga taong sa likod natin, mga marami silang sinasabi, huwag na natin pansinin yun, hayaan yun sila. Ang importante, meron po tayong serenity. Ayun po yung serenity na tinatawag yung sa Tagalog ay kapayapaan. Meron tayong peace, may katahimikan tayo sa ating kalooban at sa ating kaisipan dahil kasama natin ang Panginoong Jesus. Ayan. And of course, ating mga manonood dito sa Los Angeles, magandang gabi na. Ano? Dito gabi na kasi pag 5 o'clock eh. Maganda pong simoy ng panahon natin dito ngayon sa Bellflower. At ang temperature po natin ay nasa 27 degrees. Bali, nasa inyong temperature yan. Dito naman ay nasa 65. Yan ang ating temperature dito. So, parang bang tipong may araw pero parang uulan siya. But anyway, itong araw na ito ay siyempre Bible study tayo ngayon. And special po ito ay isasalita lamang ng ating Panginoon. Hindi katulad ng Monday to Friday tayo regular. Ay siyempre may katatawanan, may chismisan, may konting harutan. Ay naku. At tapos yung may mga gimmick tayo dyan, mapapremyo, may kantahan tayo, may games, lahat katuwaan. In short, tayo po ay naglilibang pag Monday to Friday dahil siyempre nakikinig din tayo ng salita ng Panginoon. At from Monday to Friday, hindi natin makakalimutan siyempre at iba-iba mga pastor ang ating mapapanood, ano, at makikita dito sa ating programa. Today, special po, every Saturday we have Pastor James na para bahaginan tayo ng salita ng Panginoon, salita ng buhay. Ayan. Ito po yung mensahe po na dapat nating pag-isipan, pag-aralan parati na ang salita ng Panginoon po ay nakapagpapalakas ng ating kalooban. Tawagan na natin si Pastor James. Nandiyan na ba siya? Ready na ba? Si Karim po kasi kanina, inatake ng kanyang yung paa. Meron po siyang problema parati doon sa kanyang dalawang paa, no, na parang yung, ano ba tawag doon? Nagka-cramping. Yung namimilipit sa sakit, no? Para kanina nga naawa ako, parang umiiyak siya kasi dahil sobrang sakit daw ng paa niya, parang pinuputol na yung paa niya, no? So lagi pong ganyan yan, parang ginagarote daw yung kanyang paa. So pinatingnan na sa doktor, ang sabi ng doktor kakulangan sa magnesium, pero umiinom naman ng magnesium, ganun pa rin. Hindi ko na alam. So sabi ko, ano ba yan, maaari sigurong patingnan sa isang specialista. Titingnan po natin. So pag-pray niyo lang po si Karim at nandun sa kwarto ngayon at hapong-hapo. Sa tuwing matatapos yung kanyang yung masakit na nararanasan, pagsakit ng paa niya, talagang para siya daw na binugbog o para siyang nasagasaan ng sasakyan. So, ganun ang feeling daw niya. So, pinagpahinga na lang natin doon at sa ganun ay bumuti ang kanyang kalagayan. Okay? Tawagan natin si Pastor James. Ready ka na ba, Pastor? I hope. Walang problema yung iyong anong tawag dito? Yung iyong internet o yung kayong laptop, kasi laptop nito lagi may problema eh. O, hindi ko na naasikaso. Pero isang araw, ayan. What happened to you, Pastor James? Huh? You changed. Now, I know. You look younger now, Pastor James. I know. Let me get this story. I am surprised. John. I'm surprised today because I was expecting it's Pastor James will be the one who's going to answer the phone, but no, you're there. Hi. Hello. What? This is a big surprise. First time. Is it the first time? This is number 2. Second time.
second time I'm being here. The first time I was shown. Oh, yeah, that's good. That's good. Well, let's do it every Saturday then. Yeah. Yeah, you think so? Yeah, you like it? Saturday? Yes. All right, let's do it official every Saturday. You're going to be the one to start the show. Yeah. And how are you today? I'm okay. How are you? Good, good. So Tita Karim is in the room and she's suffering from her leg problem, so she can't walk. Oh no, it's all right. Don't worry. Oh, no. She's okay. Be praying for her tonight. Yeah, please, right? Please. She need that, you know. And but she's all right now. She's doing good. So no, nothing to worry about. All right. Yeah. So what's up for today? Okay, for right now we need to get started. It's already 5:15 Pacific Standard Time. We're now starting our broadcasting live dito sa Bellflower, California, USA. Yeah, there you go. Now we have another DJ here. So how about one time you're going to sit here and be our host? What do you think? Yes. What do you think? Yes. You want to go for it? Sure. Okay, so we're going to schedule that one time. You're going to sit here and sit with us, with your Tita Karim? Sure. Sure? Okay. Are you sure? On my... What? Dad's birthday. Oh, your dad's birthday today? No? What did you say? On my dad's birthday. On your dad's birthday. When is his birthday? Not until December 1st. Oh, that stays still far away. So still, you know, we have to wait to like 2 or 3 months more. Right? Maybe I'll be a horse. Yeah, yeah. Why December? Why not next week? Or yeah, what do you think? Huh? Come on, man. You have to decide by yourself. No, you're scared. You're shy, right? Are you? No, it's the month. Don't worry about it. It's just normal talking in here. Nothing to worry about. Okay, so anyway, we'll make a plan about that. So let us know if you're ready. Then okay. We're gonna schedule you here. Okay. Okay. All right. What's our verse for today? Our verse will be Revelation chapter 13 verses 16 to 18. I'm gonna scroll down one verse at a time. It says, "And he causes all, the small and the great, and the rich and the poor, and the free men and the slaves, to be given a mark on their right hand or on their forehead." Wow, Revelation, amen. Then it says, "And he provides no one will be able to buy or to sell, except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name." Now look at this text. This key verse will be found in Revelation chapter 13, verse 18. He says, "Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that of a man, and his number is 666, the mark of the beast." Now let me introduce Pastor James as he preaches his words. Okay. Thank you, Jeremiah. Wow, Revelation. Ano yun? Kalimutan ko. And here we go. Ayan ah. Ayan na siya. Ayan ah. Ladies and gentlemen, direct from West Covina, we have Pastor James Valdez, the pink pastor. Oh, tama. Pink Panther eh. Pink Pastor ka naman ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Magandang hapon na Kuya Ramon. At nabalita ko po nangyari kay Sister Karim. Pag-pray natin po. Kanyang, salamat. Kanyang karamdaman. Nasobran siguro sa kakalakad o kakakain ng butchon yan. Hindi nga kumakain ng butchon eh. Ang problema talagang pasumpong pagka kumilos lang siya ng bigla o mali na nagkamali yung posisyon niya, ayan na. Oo. Kanina nagsisigaw, tinatawag ako, pupunta ng banyo sana at jingle sana siya. Hindi siya makalakad. Na-prosen siya na nakatayong ganun na hindi siya makagalaw. So,
ay pinuntahan ko doon sa kwarto at binalik ko siya doon sa ano upuan para makapag-rest yung paa niya. Eh hinihilot-hilot ko pero nararamdaman ko talaga yung mga muscles niya na talagang tumitigas. Oh, cramps. Oh, parang cramping pero sinabi naman sa doktor hindi naman daw cramping. Something to do with yung magnesium daw. Bumili kami nga nung malaking bote ng magnesium sa Costco pero naubos na hanggang ngayon. Wala rin. Ganun pa rin. Kasi kalahati nun fake eh. Ganun? Ganun? Hindi na ako bumibili. Mahal pa naman nun. Kasi yun na sinabi sa akin ng doktor ko yung sa likod ko kaya sumasakit, nagtumitigas eh. Ah, ganun? Oh, sa likod ko. Kaya hanggang ngayon, kagabi ngayon, hindi nga ako uminom ako ng gamot, natulugan ko ngayon ko eh. Meron ka din bang gano'n, yung parang nagka-cramping, gano'n, parang pinupulikat? Hindi, tumitigas yung con ko, yung muscle ko, yun sabi ng doktor eh. Tumitigas yung muscle ko. Oh, pero hindi ba pulikat yun? Yung masakit yun, di ba? I don't know. Kaya nga magpapa-MRI ako eh. Magpapa-MRI ako. Siya nagpa-MRI na, hindi rin nakita eh. Oo. Sino ko? Well, maybe thorn in the flesh. Kaya kan. So nabasa, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga po sa ating mga tagasubaybay ng Bible study dito sa iRadio. Oo, pala Pastor James, bago ka mag-excuse me, sorry ano. Bago tayo mag-start, batiin ko muna yung ating mga manonood na makasama natin dito. Meron tayong 20 viewers ngayong oras na ito. Palakpakan po natin silang lahat. Oo, alam mo, tumataas ang ano natin manonood dito sa ating Bible study. So, praise God, ano? Purihin ang Panginoon. So, batiin muna natin si Tina. Hello, Tina. Good morning. We have Lorna Alejandro. At si Glenda May. Siyempre, si Glenda Mo. We have, eto, pastor. Magpapastor din to. Rizalino Cristobal. Ayan. Oh. Eh, siyempre, andyan din si Sister Nelda. Sabi ko kay Rizalino, kasi hindi na siya si Mac ngayon. The old has gone, the new has come. Uh-huh. Sabi ko, kung gusto mo magpastor, interesado ka, sige, akong bahala sa tuition fee mo. Sabi ko sa kanya. Ako rin. Yeah, ikaw din. Andyan si Ika Cristobal. Ayan, happy birthday. Malapit na ang birthday niya. Ayan. Ika! And we have Michelle Medina. Ito, may bahay din na isang pastor ito. We have Marites Ignacio Gabayno. Hello, Marites. At Evelyn Alejandro. Si Ate Sorosaida Ruiz Agustin. Lala Carmina. Ito, masipag ito talaga. Laging present ito. And who else? Evelyn, nabanggit ko na yan. Si Ate Berna. Hello, Ate Berna. Hello. Good morning, Jan. Eileen Saturday. Ayan, si Eileen. Lourdes Ignacio. Nako. Nanay Lourdes. Antabayanan nyo. Ako yung magte-text sa inyo, no? O tatawagan ko kayo. Alright. Faye Cabrera, siyempre. Good morning, Jan. And of course, we have Pastor Ike Dumanico. Good morning, Pastor. And of course, last on the list, we have Rose Loton. Hello, Rose. Good morning. Welcome sa iRadio. Total of 20 po yan ang ating viewers ngayon, Pastor. And it's all yours. Ayan. And siguradong ito, madadagdagan pa siguro sa susunod na Sabado pa yun. At sana, hopefully, parami ng parami tayo dito. And kung may mga katanungan po kayo sa mga questions ni o mga topic ni Pastor James, pwede kayo mag-bat in. Mag-send lang po kayo ng message ninyo. At pwede nating in the middle of that topic, pwede kayo magtanong. Kasi syempre, kinakailangan matutunan, malaman ninyo ang kasagutan doon sa inyong mga tanong. Alright? Okay lang ba, Pastor? Minsan isisingit sila ng tanong. Yeah. Oo. Kasi nag-aaral naman tayo, 'di ba? Pag hindi mo naintindihan yung ano, kasi kung lagpasan mo 'yun, parang raise your hand. Ano? Yeah, parang ganoon. Have a question. Yes. May I go out? Patay tayo diyan. Oh. Ito na siya. Dumarating na. Oo. Uh-huh. Ayan at ito kasi kanina
Ano? Masakit? Wala, Pastor. Hindi daw ubra. Hindi siya maka-front dito. Masakit din, Pastor. Masakit? Hindi siya makalakad. Hindi makalapit dito kasi yung hagdanan eh. Mahirap siyang humakbo. Okay. So, magandang umaga po sa inyo lahat at salamat naman po at magkakasama tayo sa maikting pag-aaral ng sa salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan po ngayon is yung The Mark of the Beast, yung sinasabi po sa chapter 6, chapter 13 po sa Book of Revelation. Part 2 ito na, Pastor? No, Mark of the Beast. Iba yung kanina, yung unang pinag-aaral natin was the Antichrist. Ito who is Mark, Mark of the Beast. The last was who is the Antichrist. Pero ngayon, the Mark of the Beast, yung Mark. Ito, the Mark of the Beast. Revelation, ano ito? Kalimutan. 13. Revelation 13. Pero doon tayo sa binasa ni Jeremiah na verse. At ang sabi niya doon ay just verse 16, and he causes all, the small and the great, the rich and the poor, the free men and the slaves, to be given a mark on the right hand of the forehead. No? At gusto kong i-share itong verse na to para makita natin, para malinaw. At ito po yung verse na makikita natin dito sa Book of Revelation chapter 13. Verse 16, ano? Verse 16. Yan. And he causes all. So, ibig sabihin to, lahat. No? The great, ibig sabihin to, the great, maliit man o malaki, no? The rich and the poor, the free men and the slaves, to be given, to be given a mark on the right hand or on it, or on their forehead. So, makikita natin dito, mga kapatid, na ito yung sinyales, the sign of the beast na ibibigay sa tao. Sa tao. So bago tayo ipagpatuloy, tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, salamat naman po sa pagkakataon na to na kami po yung magkakasama, makapag-aral ng mga salita. Samahan niyo po kami at bigyan niyo kami ng inyong karunungan, na may kalinawan, nawa Panginoon, sa aming pag-iisip upang siguro matanggap po namin to, magamit to sa aming buhay. Purihin ka, laputin dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. Amen, amen. So, makita natin dito, mga kapatid, na the beast will give us that mark. In the first, ito yung kone, ito yung ating title ngayon, The Mark of the Beast. At ito yung sinasabi po doon sa kwan, yung 666, last verse ng chapter 13. At sabi nga dito, and he provides that no one will be able to buy or to sell except the one who has the mark, either the name of the beast and the number of his name. No? Here is the wisdom. Ito ngayon, binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Here is the wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that of a man, and his number is 666. So ito po yung dola kita, 666. Yan po, 666 po ang the number of the beast. So balikan natin po yung verse na to, and he causes all. Lahat ito ay ibibigay niya sa mga taong may hirap, malatataas, makapangyarihan, mahirap man, pulubi, malaya man o hindi, ay mabibigyan ng marka na ito. At ang marka na ito ay may lalagay po doon sa right hand, kanang kamay, o sa forehead. Ito. Again, yung marka na yon, it could be visible kasi it's a mark. Kapag isang sinabing mark, it would be visible. During the olden times, ang mga prisoners or mga taong, mga slaves, they are given a mark para they are identified as a beast. They are identified slave. As a slaves, mm-hmm. or pag-aari ng isang tao.
may nabibigyan sila ng marka. So, ang marka is to identify na pag-aari ka. So, sa future, when the Antichrist will come, no, he will mark also his followers. His followers would come from all places. May sabi nga dito, he will cause all, lahat. No, yung mahirap man, mahirap, mataas ka man o maliit na tao, may kakayahan o wala, malaya o hindi, ay mabibi, ay kailangan sumamba ka. No. Kung hindi, ito ay mangyayari sa iyo. Ito ang mangyayari sa iyo. You are not able to buy or sell. Ibig sabihin yan, in the economy side ng buhay ng tao, ay wala tayong kalayaan. Walang kalayaan yung taong may kapag-negotiate or other do business or do work without the sign of the beast. No. So, the sign of the beast, sabi ito, tatlong bagay yun eh. It's either the name of the beast or the number in his name. Okay? So, makikita. So, it's the mark, the name, or the number ang makikita natin dun sa isang tao na ibinigay niya na ang kanyang, isinuko niya na ang kanyang panampalataya sa the beast or to the dragon or to the devil. Bakit? Kasi before that time, before that those things have been given, gagawa ng isang wonders and signs ang the beast or the Antichrist. Kaya napag-aralan natin noon nung nakaraan that he will be doing wonder signs, that people are going to be deceived by that, and by deceiving that, they were going to be following him. So tayo mga, kung mayroon pang mga titira pang mga Kristiyano o manampalataya sa panahon na yon, no, they are going to be deceived. At sana po ay wag sila pong they will not succumb to those kinds of relationship with the Antichrist. Kasi ito po yung mangyayari. Sa susunod na mga chapters, those who are not going to be receiving the mark of the beast, they are going to be persecuted or beheaded or be killed. No? Makikita natin dito that it's the beheading. Ang persecution doon sa mga those who are not going to be given the mark of the beast dahil sa kanilang panampalataya pa rin sa Panginoon Diyos. Dahil nga for some reasons, they were left behind. For some reasons, maybe they're the ones who are going to still spread the gospel on those days. But they're going to undergo such event na hindi kaya-aya. No. So makikita natin dito that though we don't going to have those kinds of freedom, no, we are going to be persecuted. Napakahirap po sa panahon na yon dahil pagpipiliin ka talaga ng iyong pananampalataya. And again, if we are really rooted in the Word of God, no, at mayroon tayo talagang panindigan sa salita ng Diyos, no matter what happened on those times, kung nandun tayo, ay huwag sana tayo po tayong our faith should not waver. Because sandali na lang yun, it's only a matter of days, a matter of how many years lang naman yun eh, that will come to pass. But the after that is eternity. Eternity with in hell or eternity in heaven. So, sandali lang na panahon na yun eh, na pagtitiisan natin sana kung tayo po ay maiiwan or tayo will still be on that on those dates. Kaya napakahirap po mga kapatid na malin lang tayo. In Revelation chapter 13, sabi nga dito, dito na pinapakita yung tatlong persona ng Antichrist. And that is first, sinabi nga dito, there is the dragon which come out from the sea, you know, and then
verse na sabi ko, and the dragon stood on the sand on the seashore, so verse 1-2, then I saw a beast coming out from the sea. So yun ang unang first beast. Mm. And the second beast would be, again, sabi sa verse 13, Hold on. So verse 11, sabi nito, and then I saw another beast coming out from the earth. So dalawang beast ang magpapakita po sa panahon na yun. And that would be, maybe I would say, the first beast would be the one who's going to be the, because this, the human side of the of Satan, incarnate of Satan, and then the second beast would be the false prophet, parang sa religious side. So many scholars would say different things, but as far as we could see here sa sinasabi nito, there is the two antichrist would be the first one would be parang as Satan, like Satan eh. Like Satan. So, and then the other one will be the one proclaiming the first Antichrist. So, makikita natin dito that there are three persons na makikita dito, who is the dragon, who is the devil, and then the first Antichrist who will become the worldwide leader, you know, who soon will become, who will be also persecuted, mamamatay siya. He will be wounded, severely wounded, and then after that he will be resurrected. So copycat of what Jesus Christ has done, no? Christ died, then he rose again. On this part, ipapakopycat ngayon, it's a copycat of what Christ has done. The great leader that's going to be proclaimed is going to be wounded severely, no, and then he would rise up again. Mm. And then wonders, great wonders and signs would be proclaimed, and then many people are going to be deceived. And then we go to this verse, nga sabi nga sa verse 13, right, verse 16, sa lahat ng mga tao, no, he will cause it to have the mark para manamparataya sila. My brothers and sisters, let us not be alarmed on these things. Let us have just a head knowledge of these things. Dahil on the other side, on God's side, He will also make a mark to those who believes in Him. No, bibigyan din ng mga manampalataya ang tatak, ang selyado ng the Holy Spirit. So, so makikita nyo, there would be a clash between the good and the evil. No? Wala nang magagawa si Satan sa mga taong sealed by the Holy Spirit, sealed by God. No, wala nang magagawa doon. No matter, even though they are still on here on earth, they will go through those earthly problems and persecutions, but they are still saved when the time comes. So, it would be maybe not a difficult, or maybe I would say it's something that a person who would be on that day will have a great decision, because that decision will mark out his destiny. It's either going to hell or going to heaven. Maraming tao who will be going to be deceived is going to take the mark of the beast. Mm-hmm. Because of what's going to happen. They don't want to suffer. They don't want to iwanan ang karinyaan ng mundo. You know, the luxuries of life here on earth, na not knowing that is only temporary, that will end up after 3.5 years, and then suffering comes, you know. And then once you have the mark of the beast, there's no more turning back. Wala nang balikan yan, no? No matter how you would ask forgiveness to the Lord, because you have already taken the mark of the beast, there will be no more forgiveness. Mm-hmm. So, I believe that itong ating pinag-aaralan ngayon, hopefully, though it may be short, it will just,
will just give us a glimpse of what's going to happen on that day. But what is more important is that the next sessions that we are going to study the seven churches, no? The seven churches on chapter 2 of Book of Revelation. It tells us about the character of the church and, of course, individual character per se na ating ipinamamuhay dito sa mundo. And that will also, again, reflect who we are on the later times, pag dumating yung panahon na yon. And these seven churches na isa rin pinaka-important yung pag-aralan natin on the coming weeks, because I want you to learn na we are part of the church age now. At sa panahon na to is the church age. So we have to understand what kind of church we belong to and what character of church we have, and per se, a self-character natin. Ano bang character natin? Because the character of the people deflects also the character of the church. And the character of the church na sinasabi ng Panginoon dito on those different seven churches. So ito lang po ang the glimpse of our study today. I just like you to just see, kasi many were questioning sa what ano po yung mark of the beast, no? And sa iba rin po kung pinapag-aralan, the mark of the beast, I have written here some notes. Sabi nga, the mark of the beast should be physical. It would be on the forehand. It would be in the right hand. Sabi nga, specifically mentioned in the Bible, it would be in the forehead and on the right hand. No? So, alin man sa dalawa? Maring sa kamay, sa kanang kamay o dito sa noo? So, visible yan, nakikita. Kasi it's a mark eh. So, mm-hmm. Something, it's sinabing mark, nakikita yan eh. Then, you can, then if what you're thinking about right, what's going on right now, malayo pa yun. I mean, it's not malayo, it's just a distant, pero hindi po yun ang the mark, yung nangyayari ngayon, it's not the mark of the beast. Okay? And then another mark of that, another makikita natin signs of the beast under those times is on financial side, on economy side, which is the buying and selling. No, we cannot negotiate anymore without the mark of the beast. No, we cannot buy, we cannot sell, we cannot do anything about it. No, and the figure of it. No, one of the revelations that there is a figure, that's the marking, my figure. Sinasabi dito sa mga ibang mga scholars, are it is yung QR codes. QR codes na makikita mo doon. This is not an image, makikita siguro ng image ng kwan, kasi it would be the name, the mark, sabi nga sa verse 17, no, it would be the name of the beast or the number of his name or the mark, no. So makikita niyo, it would be the image of the beast or yung mga UPC code. Well, marami kasing mga speculations na ganoon eh. Or yung scanner. Diba sa punta kayo sa department store, may scanner, ini-scan lang na ganoon. Barcodes. Ini-scan mo doon sa kan ba? Then makikita na ikaw 'yon. So, maraming maybe those are foreshadowings of what it is, but we don't know. No, we don't know. But what is understandable here sa sinasabi ng mark of the beast, may pangalan siya. May pangalan, but we don't know whose name is it. At kung saan siya manggagaling, which we have learned last week. We don't know the name, we don't know the identity, but he has a name. Kaya pagdating ng panahon, if someone is going to be part of his legion, he's going to have that mark in his body, which is his name, mark of the beast, and the number of the beast, which is now we sabi nga dito sa verse 18, let him calculate it, no? The number of the beast, which is number of man, and his number is 666. The number of man, tatlong six. Marami din nagsasabi na dahil 6 is the number of man, okay? Dahil it was on the 6th day that God created man. Okay, marami nagsasabi din. And then 6 falls short the glory of God. 6 falls short sa perfection.
Okay? Another six is that, hindi ko na makon yun eh. But anyway, yun ang sinasabi ng, that's why it's 666. Tatlong six. So, tatlo rin sila. Meron tatlong six siguro. But again, it's his number. That is the number of the beast or the number of man na binigay ng sa beast, the number of the beast. So, when we see those things, kuminsan nga, mayroon sa plate number, mayroon sa mga birthdays. Imagine, if you were born in June 6, no? 1966. 1966, puro 6, nakakatakot. Pero, I mean, do not be alarmed by that kasi iba yun eh. Iba naman yun eh. Yeah, so, excuse me to butt in. Ang 666 is a number of man and it is identified as a mark in the forehead or sa right hand. Yes. Correct? So, yes. Makikita ito visibly ng tao. Visible siya. And yes. Kapag ka wala ka nito, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng bigyan ng medical support ng hospital, ganun, lahat, di ba? So, totally, kung hindi ka member ng 666 o wala kang mark of the itong 666 na ito, ay hindi ka makakabili or hindi ka makakaano ng serbisyo ng kahit na ano. Yes, papatayin ka rin. So, ito lumalabas na torture. Torture sa tao ito dahil na paano kung may sakit ka, pupunta ka ng hospital, eh kinakailangan mo meron kang 666 sign sa kamay mo o sa forehead mo, eh hindi ka nila tatanggapin kung wala kang ganito. Now, that is where your faith comes in. No, kasi sandali lang naman yan eh. Ito, Pastor, how long is that? Gano'ng katagal itong maghahari-harian itong Mark of the Beast, itong Antichrist na ito sa mundo? Well, sabi nga doon sa tribulation, it's only 7 years. What? 7 years? 7 years lang tribulation. The three and a half years, the first 3.5 years would be serenity. Sabi nga, maganda lahat sa 3.5 years. Kasi nag-iisa lahat tayo, nag-iisa lahat ng mga tao, one world, one religion, one government, one money, isa lang tayo. Isang currency na lang, Papayapa sa first 3.5 years. And on the second 3.5 years, dun mangyayari yan. He will let the people submit. Kasi na sa 3.5 years na yon, nasanay na tao na magaganda. So, alam nila, nagaling dun sa leader na yon eh, who is the Antichrist. Of course, after that, he will ask the people to follow him, to bow to him, to worship him. Mm-hmm. Ayun na. Kailangan mag-submit ka na doon. That will come on the second reign of the 3.5 years, the 42 months, sinasabi sa second 42 months of the 7th year. So, mangyayari yun. Now, marami din pong manampalataya na maiwan, but again, they'll be deceived and it's up to their decision. Okay, decision mo yan, kung gusto mong magpatuloy ng sumamba dun sa leader na yon or to remain with your faith in the Lord Jesus Christ. Now, yun nga, he will cause things to, or else you'll be persecuted. So, again, pansamantala naman yun. If you have the faith, though magkaroon ka ng sakit, magkaroon, so, I mean, it's your decision. But I just pray na kung tayo ay nasa Panginoon Diyos, kaya nga, tinuturo natin to sa mga tao na sana kung dumating man yung panahon na yon, they will still hold on to decision on the Lord Jesus Christ dahil pansamantala lang yun eh. Pansamantala lang yun. If they're going to be persecuted, they're going to die, so be it because of their faith. At least kung mamatay sila, sandali na lang yun eh. They'll be ready with the Lord Jesus Christ kaysa naman yung in hell. Masaya ako ngayon, pero sa impyerno naman ako pupunta. Diba? Mm-hmm. So, makikita natin doon na on those days, talaga mahirap. Even medicines, hospitals, it will be a great decision.
Kaya nga sabi nga ng sa Bible sa in the I think in Matthew 24 na it will be a great pain, no? It will be a great pain. But again, pansamantala lang to. It's our decision. 7 years, Pastor, ha? 7 years. Yung pandemic pa lang natin, isang taon pa, eh, ilang taon na ba? 3 years na ba ang pandemic natin? Wala ito. This is nothing compared to what's going to happen. Kaya kung di mo maliligtas to, ngayon pa lang, kung di mo maliligtas to, eh paano sa susunod na araw? Kung di ka malakas, kung hindi ka, wala kang panampalataya sa Panginoon Diyos. So ang bawat isa pala eh during that time controlled by the ano ba ito? Yeah, kaya isang government naman, parang government ba siya? Yeah. O he's going to be a political leader kasi kita mo ngayon ang ginagawa ng government ngayon. It's a foreshadow of what's going to happen. Sabi ko sa'yo, this is the iceberg, tip of the iceberg pa lang to. Mm-hmm. So, pagdating yung panahon, makikita mo talaga yung tunay na iceberg, malaki pala. Eh, sa panahon na yun. So, kung kaya nga, let us have wisdom on this tip of the iceberg. These are these foreshadows of what's coming. At kung maalala nyo yung sinabi ni John, no? We are on the last days. Oh, pag sinabing last days na yan, let us make our day today as our also last day. So, anong ibig sabihin yan? We have to be ready. Always be ready. Every day to be ready. No? Even kahit na hindi natin alam, kahit hindi natin siguro maabutan yung tribulation na sinasabi sa Bible, we make it today as our last day. Kasi hindi natin alam eh. Kaya sabi nga ni John eh, ni Apostle John, we are on the last days. Oh. Eh bakit? Nasa panahon na ko ngayon, eh ba't ang tagal na yun, ilang 3,000 years ago na yun ang sinabi ni John yun na. Oh. Yet it's still the last days. But actually, papunta na tayo dun sa kone, sa kurbada. Halimbawa, okay, ang the last days. Mm-hmm. Okay, from 6 o'clock a.m. to 12 midnight. That is one day. No, is it one day ba yun? Tama ba yun? Yes. Or 6 a.m. in the following morning is one day. Right? Mm-hmm. 24 hours. Mm-hmm. Oh, 12 nandito oras. Tayo siguro, nandito na tayo siguro sa 3 o'clock a.m. Mm-hmm. Or 2 o'clock a.m. Oh. Madaling araw, nasa madaling araw na tayo. Oh. Yun ang ibig sabihin yan. Nasa madaling araw na tayo and the clock is ticking. Oh. And what I should be doing? Many are going, sabi ng Panginoon, na darating yung oras eh, na di natin alam na yun ang oras eh. Many are going to be marrying, partying, doing a lot of things. Even the elect people will be, mabibigla din eh. Mabibigla din sila eh. Kasi all eh. Sabi ng Panginoon, all. Not knowing the end of times. Pero, kaya sinasabi ng Panginoon to, it's just because he wants us to be ready. Ready in our everyday life. Pagising sa umaga pa lang, ready ka na. Lord, here I come. Kaya nga, panalangin namin si Sister Nelda, bago kami matulog, no? Si Jeremiah, Lord, kung bibigyan nyo kami ng pagkakataon pabukas, thank you. Mm-hmm. Pero kung hindi, Lord, sana sa iyong paanan, sa iyong trono kami matatagpuan habang buhay. Kasi di natin alam, pagising sa umaga, di natin alam kung mabubuhay pa tayo o hindi. No? And you let us make as this day as always our last day. So, ano ibig sabihin yan? We have to be ready, get ready of ourselves, personally. When you are ready personally, you could also help others to get ready of themselves. Why? Because it is your testimony. It is your testimony na, kapatid, anak, kailangan gawin natin to. Kaya, pero paano mo may papakita sa ibang tao, o sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kalaban mo, na nasa Panginoon ka kung hindi nakikita mismo sa buhay mo. Mm-hmm. And that is going to happen on the last days. Oh, many are going to forget God. Lovers of themselves. I mean, they'll be lovers of themselves, no more seeking God. Doon na tayo. And we are on these days. Eh. Nandun na tayo sa days na yun na
halimbawa itong malapit na yung araw sumikat. Mm-hmm. Ibig sabihin niya kapag sumikat na yung araw, last day na talaga, yun ang pinaka-last day sa mundo. No, we are on those days. So, this is what we call, pinag-aralan natin to upang sa ganun, we get ready. And then on the following week that I'm going to teach you or to share to you is yung the seven churches na sinabi sa Book of Revelations. Bakit sinabi ng Panginoon dun when Jesus Christ was talking to John regarding the seven churches? Napaka-importante po sa atin to kasi it talks about the character of the church, which also is the character that we have. I'll give you an example. Sabi niya, dati-dati, mainit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, ngayon, nakalimutan nyo na ngayon ako. You lost your first love, sabi na eh. Oh. Yun ang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga tao. Ganun din tayo, di ba? Kung minsan mainit tayo sa Panginoon Diyos, bukas eh, dahil maraming nangyari sa ating buhay, na maraming mga blessings siguro, maraming na tayo, nakalimutan natin ang Diyos. Mm-hmm. Yung second love na natin, okay lang, alam naman ang Diyos eh. Kahit hindi ako pumunta doon, hindi na ako mag-join sa church, alam naman ang Panginoon Diyos yun eh. Ganun. We lost our first love, dati-dati, siya yung hinahanap ko. Lagi tayo nagbabasa ng Bible. Like me before, lagi ako nagbabasa. There was a time also that I lost my first love. Masakit yun sa isang mag-asawa o sa isang nagliligawan na napabayaan mo yung lagi mong binibisita, ngayon bigla kang nawala. Ganun yun eh, ganun tayo sa Panginoon Diyos eh. Sabi ng Panginoon Diyos, you lost your first love. There are churches like that, and there are also people like that. And I'd like this to be understood, or gusto kong i-share sa inyo next week, the seven churches. At napaka-importante para makita natin ang ating mga sarili. And this one is only maganda to dahil naitanong ito sa akin na kung gusto i-message ko. And here it is. I hope and pray na we get a glimpse of the mark of the beast. And hopefully, huwag nating tatanggapin ito pagdating ng panahon. Mas gustuin ko pang putulin na yung ulo ko kaysa yung markahan ng ulo ko ng the beast. Yeah. Sabi nga ni Pastor, it's confusing, but keep in mind what Jesus said, watch and pray. Let us live a holy life. Yeah. Kaya nga yung mga pag-aaralan natin, next na pag-aaralan natin, makikita natin ang reflection natin in the mirror kung we are walking as a holy man or are we making ourselves into the path of holiness. Yes. Talagang kapag hindi ka pa talaga, sorry to say, na hindi ka pa talaga mananampalataya at hindi mo maintindihan ng revelation, at lalo na kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, parang baliwala lang sa iyo itong Antikristo na binabanggit dito sa Book of Revelation. I'm sure mas madali ito ang mga ating mga kapatiran na hindi sila gaanong, how would I say this, Pastor, na fully related sa Panginoon, ano? Mas madali silang ma-discern. Madali silang malito. Diba? Kasi ang sabi sa Biblia, marami ang madideceive. Yes. So kapag hindi ka hindi ka well known sa salita ng Panginoon at wala kang personal na relationship, especially on that, ano, lagi kong binabanggit ang personal relationship. Ito yung tumanggap ka sa Panginoon at magkaroon ka ng ano sa kanya. But mas madali kang madideceive. Siguro ito yung binabanggit sa Biblia na marami ang madidisib kasi less people, mas marami ang mga taong non-believer kumpara sa believer. Do you think is that correct, Pastor? Correct me if I'm wrong. Yeah, it's part of it. Pero sabi ko rin, there are also Christians who tell themselves Christians but not yet wala silang yung sinabi mo ang relasyon sa Panginoon Diyos. They just want to be called Christians because of other things. Yes. But, yung mga tinatawag na Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Yan tinatawag nyo. Kaya nga sabi ng Panginoon eh, it's by the fruit that you will know. It's by the fruit. Mm-hmm. I mean,
fruit of the Holy Spirit. And by doing that, is pinapabanal mo ang sarili mo. And that is what Nazarene wants to really put an emphasis on that, to become holy. Papunta tayo sa holy. Kasi ang sinasabi ng ibang tao is that you become only holy kapag patay ka na. Hindi. Hindi, hindi. You could be holy here on earth. No? Because by that time, by that time na you are trying to be holy here, you are becoming holy. Yun ang sabi ng Pinoy. Sabi ng Pinoy, eh, be holy for I am your holy. God who is holy. Kaya dito pa lang sa lupa, we try as much as possible to become holy. Hayaan mo ang taong kutyain tayo. Hayaan mo ang taong pagtawanan tayo. Because they don't know what they are doing. Mm-hmm. They don't know what they are saying. Hindi nila nalalaman ang Bible. But personally, sa atin, kung alam mo, kung naniniwala ka sa Panginoon Diyos na kailan maging holy tayo, gampanan natin yung sinasabi ng banal na Espiritu. Which is the fruit of the Holy Spirit. Kasi those are yung the fruit of the Holy Spirit are the ways and means na we become holy, become righteous in the eyes of God. Kasi yun ang katangian ng Panginoong Jesucristo. Sabi, imitate me, be Christ-like. O yun ang dapat ginagawa natin. Kaya mahirap sa atin minsan kasi mayroon tayo pa yung mga ibang bagay sa ating buhay na hindi natin natatanggal, like yung patience, like yung peace, yung understanding, self-control. Maraming inaayos sa ating buhay, but when we try to achieve those things by the grace and love and help of the Holy Spirit, ibig sabihin niya, pinapabanal tayo. And that is what the Nazarene is trying to emphasize na gawin natin. Kaya gusto namin ituro sa inyo itong mga ito dahil gusto namin makita sa tao the fruit of the Holy Spirit na pinapabanal tayo. And once we do that, kahit anong bagyo may, kahit anong bagyo, no? Lala, 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 kahit na anong bagyo, sabi nyo, no? hindi tayo matitinag. Katipating mo ito, pati yung 666 na yan. Okay, that is what God said na mangyayari sa future. Pero why would I problem the future kung itong kasalukuyan ko, eh hindi ko pa naayos ang relasyon ko sa Panginoon Diyos? Does it make sense ba? Does it make sense? Why problem the future kung itong problema dito ngayon, hindi mo pa naayos? So ngayon muna, be at the present time. At the present time, know your situation with the Lord. Assess yourself and think. Bago ka mag-rumintado, bago ka magsasabi sa ganun, Lord, kasi dati ng Panginoon, gaganon sila sa Panginoon Diyos eh. Pero ngayon, isipin mo, Lord, ano ba ako sa iyo? Kasi gusto ko rin sumama sa iyo, pero nahihirapan ako. Then ask God's wisdom. Sabi ng Panginoon, kaya di natin natatanggap ang mga ito because nobody comes and knock. Nobody comes and ask. Di ba? Napag-aaral natin yun. Knock, ask. Seek. Yung mga ganun bagay. Kasi di tayo pupunta sa Panginoon Diyos eh. Nahiya ako eh. Ikaw na lang, pastor. Ikaw na lang gumawa nito. No. We are just here to guide you na ikaw may kapag-uusap Panginoon Diyos. Kasi personal nga, sabi niya, personal, it's you and the Lord. Hindi ko pwedeng, Lord, kasama ko si ang kaibigan ko eh. Pagdating sa lahat, Lord, pwede ko bang arborin si ganito? Hindi. It's, may kapag-uusap ka sa Panginoon Diyos. Ganun lang naman yun eh. So, I hope and pray na nagkaroon ng kaliwanagan po sa ating pag-aaral. I know this is something na we learn about the mark of the beast, something na as much as possible nga eh, these things sabi ko do gusto kong ituro to, these things are still nga sabi are sometimes na sinasabi dun sa pagka-wording sa figuratively said sa Bible. When it's figuratively, let us leave it that way kasi hindi natin pwedeng pagkakahakain na yung ibig sabihin nito, ganito niyan, no? Yun ang sabi. So, but again, it's so hard to understand. I mean, it needs really wisdom. It needs really, thorough, deep
understanding of the Word of God para masabi natin. As far as I have learned sa aking book of Revelation, sa aking pag-aaral sa Revelations in school, kaya mayroon akong notes dito, nasa ito rin sinasabi ko sa inyo. This is as far as I could go. Ma-explain ko sa inyo. But the importance is, nga gaya sabi ko, we have to learn the seven churches. Ay, nako. Hindi natin alam kung kailan darating ito, Pastor. So, this is at any time, sinasabi sa Biblia. Yeah. So, kaya na kung any time yan, ngayon pa lamang na may panahon tayo. Be ready. Always, ano ba yun? Boy Scout? Always ready. Laging handa. Always ready tayo. Kasi, kahit na dumating, kung tamaan ka ng sakit, kung sinabi ng Lord, kukunin ko ng buhay mo, ready ka ba? Yun nga eh. So itong Antikristo na ito, Pastor, the mark of the beast, totoo ito mangyayari. Hindi ito sabi ng Bible. Hindi ito isang sakit o isang anong pangalan nito? Isang gera or anything. Ito ay talagang mangyayari sa buong mundo. 'Di ba? No. Sinasabi rito, kaya nga kasi para sa ating mga manonood ngayon, yung iba ay confused. Hindi nila alam kung ito yung mark of the beast. Na kung ano ba ito. Diba? Ito nga, sabi ka sa verse 16 ng Revelation chapter 13. Natin, and be given a mark. Ibibigay sa iyo ito. Doon sa mga taong sinusuko nila ang buhay nila doon sa leader na yon who is going to be the Antichrist. No? Will be given. Bibigyan ng mark. Okay, will be given the mark. Oh. So ibibigay. Ibibigay mark na. Bibigay sa iyo, pwede mong tanggapin, pwede mong tanggihan. Pag tinanggap mo, you will get the benefits. Get all the benefits. Kung pero hindi, pag hindi mo tinanggap at dahil naniniwala ka sa Panginoong Diyos, hindi mo isusuko ang iyong paniniwala sa kanya, pero wala kang benepisyo. Wala. Kasi yun ang sinabi doon eh. And he provides that no one will be able to buy or sell. Ibig sabihin, in economically speaking, wala ka nang magagawa. Kaya dapat marunong na tayo, siguro sa panahon na yun, marunong ka na magtanim ng sibuyas, magtanim ng kamote, magtanim ng patatas para mayroon kang anihin kapag ganun. Pero maghahari-harian to, Pastor. Lahat ng pag-aari mo, maaaring niyang kumpiskahin. Hindi ba? Ganun nga. Kasi mayroon siyang... We don't know what's going to happen. Yes. Pero ang importante nito, these are signs for us to be ready. Mm-hmm. These are signs for us to be ready, especially in our faith in the Lord Jesus Christ. Kasi kapag dumating yung panahon, sasabihin mo na lang na ayaw ko sa panahon na to. Mm-hmm. It's not a vacation. Hindi po bakasyon to. Parang it reminds me during the time of World War II, nung panahon ng mga Hapon. Lahat... Nabuto mo na ba yun? Hindi. Lahat ng gagawin mo, hindi po pwede. Kinakailangan ipapaalam mo sa kanila. Yung mga ari-arian mo, kinukuha nila. Diba? Ganon nung panahon ng Hapon. Pwede ka nilang gahasain, pwede ka nilang patayin kapag ikaw ay against sa kanila. Itong mark of the beast, parang ganito rin ang dating, hindi ba? Sa palagay mo, Pastor? Yeah, I guess so. Kasi hindi ko pa naranasan yung Hapon eh. Nung panahon pa lang ng Espanyol, naranasan ko eh. Well, it would be almost... kasi authority, meron silang power, meron silang military, meron sa kanilang gobyerno, talagang wala, fully control niya ang tao. So kapag, kaya nga makita, he would be the world leader. Mm-hmm. When it comes to leadership, it's the government. We're talking about the government. Leadership is the government. Government na yan. Mm-hmm. And here comes also the second beast, which is a very fanatic on religious side. Antichrist naman yun. Yung the second, he will be doing the wonders para sa first beast. Mm-hmm. And he will
tawag dito, who will do things na we are going to worship the leader. Ayan. May dagdag na ano dito si Pastor Ike Dumanico. Sabi niya, the primary purpose of the Bible is to change our life, not to increase our knowledge. Kaya marami ang na-deceive kasi kung ano-anong turo ang pinakikinggan kaysa panghahawakan sa mga pangako ng Diyos. Ayan. So, yan ang kanyang explanation ni Pastor Dumanico. Nako. Yeah. Marami talagang ito kasing 666, itong Antichrist, talagang controversy ito. So, doon pa lang sa Mark of the Beast. Dito sa panahon natin ngayon, sa technology natin ngayon, sinasabi nila meron daw parang kasing liit daw ng butil ng anong tawag to, ng bigas na i-inject dito sa katawan mo yon, no? At kahit saan ka pumunta, alam nila kung saan ka nandoon at kilala ka nila. At kapag mamimili ka, igaganon mo lang daw, isa-swipe mo lang daw yung arm mo. Marami sinasabi sila tungkol dito sa Mark of the Beast o yung itong 666. It could be also QR codes, barcodes, social security numbers, anything that's related with the numbers, kasi it's a number of man, sabi nila. So it could be anything, sabi nila. So nakakagulo. But let us not focus about this. Our mind should be focused about worshiping God. Doon lang tayo mag-focus. Yung wag tayong mabahala sa mga nangyayari, 'di ba? Sabi sa Biblia, there will be rumors of war. Merong there will be earthquakes, famines, whatever. Pero it must happen para maano yung ating the scripture to, para yung scripture natin ay mangyari. Things will happen. Darating at darating to na hindi natin may iwasan sa panahon na darating. Pero maging focus tayo sa ating Panginoon. And that's it. If the time na pinapili tayo, ikaw ba ay kakampi sa amin or kakampi ka sa Panginoon? Kung hindi ka kumampi, papatayin ka nila. Then that's your choice. Kung napapanood mo ito, Pastor, sa YouTube, mga Kristiyano, o binabalitaan mo ito, pinapatay ng mga terorista, tinatanong sila, ikaw ba itatanggap sa amin? Itatakwil mo ba si Jesus? Or mamamatay ka? Ganun ang ano nila, di ba? How are they persecuted? Yes. So, pinuputol ang ulo, di ba? Yes, pinupugutan. So in the Bible, it tells us also, I think hindi ko lang nakalimutan kung anong chapter yun, 17 or between 17 and 18 chapter, they're going to be beheaded. Wow. So, ganun yun. So, again nga, sabi natin na these things, actually, itong mga tanong na to, tinanong na ng isang disipulo ng Panginoon Jesus Kristo. And God explained that to us in chapter 24 of Mark, of Matthew. This thing has to happen, no, para dumating ang Panginoon Jesus Kristo. Mm-hmm. Tawag nito, tinatanong kasi nila kung kailan babalik ang Panginoon Jesus Kristo. So ayun, itong mga nakikita natin are signs and wonders that Christ is just around the corner. Mm-hmm. And gaya ng sabi nito, kung darating ang ating Panginoon, matatagpuan ka ba na naglilingkod, natatagpuan ka bang worshiping God, or natatagpuan kang gumagawa ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos? So we have to be ready. Mm-hmm. Ngayon pa lamang, we are readying ourselves for the coming of the Lord Jesus Christ. No? Mm-hmm. Alam natin darating ang mga bagay na yan, yung mga earthquakes, darating ang mga yan, pero for yourself, personally, are you getting ready? No? Kaya nga, how to get ready is to become, inaayos natin yung buhay natin to become like Him. You know, to be Christ, the Lord Jesus Christ. And to be like Him is to have the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Tanggapin mo ang Panginoon Jesus Kristo bilang Diyos mo at tagapagligtas. At hayaan mo ang Banal na Espiritu na gumaraw sa buhay mo, na ayusin ang buhay mo ayon sa kalooban, sa kawani ng Panginoon Jesus Kristo. Kasi kung hindi,
parang linoloko mo lang ang sarili mo. Mm-hmm. Yes, Lord, pero di naman, di, walang transformation, walang pagbabago. There is no renewing of the mind sa buhay mo. Then, you're just Christian by word. Mm-hmm. Sa not pangalan by lang, yeah. Not by deeds. Mm-hmm. Amen. Ay, nako. 7 years. So, after ng paghahari-harian na itong Antikristo na ito, 7 taon bago 7 years siya maghahari-harian. So, maraming madidisib, Pastor. After the, eh, 1 taon pa lang eh. Bumibigay na eh. Wala, baka wala pang 1 taon. Naubos na tayong lahat dito eh. Hindi, maraming... 7 years. Huwag mo lang i-ewin na... kasi kapag pinaggalaw mo ang isip mong ganon, at masisira ang isip mo. I know. Kaya isip ang let us ang i-focus natin. Though nalaman natin ngayon ito, ano dapat ba ngayon ipo-focus ko? Yun. Mm-hmm. Papunta tayo na doon sa pag-aayos ng sarili natin. Correct. So, as Christian, we have to be imitators of the Lord Jesus Christ. Pag sinabi ko, Lord, sasama ako sa iyo, paano ka sasama sa akin? Paano tayo makakasama sa Panginoon Diyos? Yun mm-hmm. ang dapat pag-aaralan natin ngayon doon. Mm-hmm. Kasi nakita natin yung mangyayari. Alam natin yung mangyayari. It's either gusto mo o hindi. Kung ayaw mo, kung gusto mo, di bahala ka sa buhay mo. But again, our prayer is that sana huwag ganun ang mga ating mga kasagutan. Kasi kapahamakan eh. Kapamahakan. Habang buhay ang pupuntahan ng isang kaluluwa. Alam mo kapag magkapagsalita lang yung baboy na iniikot mo doon sa ginagawa nating leksyon, kapag magkapagsalita lang yung baboy, tatakbo yun eh. Dahil mainit eh. Ganon. Eh habang buhay. Naku. Yeah. Sabi ni Glenda May, but we should watch and pray just what Jesus told to his disciples because we are at the end of time. So, we should also be knowledgeable. Ayan. Yeah. Totoo. Amen tayo dyan. No. Well, thank you, Pastor. At magandang usapin to. Talagang, ito nung pinag-aaralan ko itong Mark of the Beast. Yung 666 signs. Minsan napapanood ko sa YouTube pero misleading eh. Talagang stick ka lang sa Biblia. Meron kasi mga nagtuturo na mali-mali eh. Ang ano, malalaman mo yung at madidiscern mo naman, mararamdaman mo. And the truth, the only true answers is from yung talagang nasa Biblia mismo. Merong mga pastor na mahuhusay talaga na talagang mga theological mga pastors yan. Ito ay mga legit na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Pero other, yung mga nasa YouTube, eh, wag po ninyong panunoodin yun. Yung mga nasa YouTube na mali-mali ang explanation, ibase po ninyo sa Biblia kung tama. Yun ang pagbabasihan natin. Meron kasi mga nagsasalita na ang paliwanag nila ay ganito, pero i-correct ng ang pangko-correct po natin yung sa Biblia mismo. Kapag hindi sinabi doon sa Biblia, huwag niyong pakinggan, huwag niyo lang tuloy yung pinanonood ninyo. Ano lang kayo, maguguluhan lang kayo. Yeah. All right, nako. Yeah. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you very much and hope that makikita ulit tayo sa tomorrow nasa kabila kami na invite kami ng ating kasamang church. Sa LA. So yeah. We'll be I back on next Sunday. Doon na lang tayo magkita-kita. Okay? Okay. All right. Maraming salamat sa inyong lahat and hopefully that alam natin yung pag-usapan ngayon have helped you somehow see what's going to happen but let us not focus on that but focus on today. Amen. Present natin. Amen. Amen. Tayo po yung manalangin. Yes, thank you. Ama namin Diyos, salamat po sa maikling pag-aaral namin tungkol po sa The Mark of the Beast. O nga Lord, nakakabigahan ito, nakakatakot. But yet Lord, we should not be afraid of it dahil kung meron kaming Hesus Kristo sa buhay namin. At yun po ang
siya po ang aming tagpagligtas. Ay hindi po kami matatakot, kundi gampanan po namin kung ano pong inuutos niya na maging banal po kami sa lahat ng bagay. Gampanan po namin ang inutos ng Banal na Espiritu, at sa ganoon nga po, Lord, ay naging imitators po kami sa inyong anak Jesus Cristo. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Kung ano po, Panginoon, ay punuhan niyo po kami, Panginoon, ng iyong karunungan. Maraming salamat po at pagdalagin namin sa matamis ng pangalan po ni Kristo. Amen. Alright. Thank you, Pastor James. Maraming salamat po, sinat. Kita-kita na tayo on the next... The next Sunday. Okay. All right. God bless, Pastor. Bye. God bless din po. Okay, right. Bye-bye. Pastor James Valdez. At ang ating na-discuss ngayon is from the book of Revelation 13, verse 16. The mark of the beast. Yung pong hindi 666 na nakalagay dito. Maaring something else. Parang isang marka na ikaw ay membro ng Antikristo. No. Yan po ay ating discussion ngayong araw nito. Huwag tayong maguguluhan. Huwag tayong matatakot. But we just be always pray. Magdasal na lang po tayo at maging handa tayo. Tanungin natin ang sarili natin kung ako ba ay kukunin ng Panginoon ngayon. Huwag na nating isipin yung Antichrist na yun o yung 666 na yun. Itanong natin sa sarili natin. Ako ba ay pupunta sa kaharian ng Panginoon? Eh kayo lang po makakasagot yan. At lagi namin pinapaalala sa inyo na kung wala kang personal na relasyon sa Panginoon, kapatid, huwag kang maghintay kung ano pa ang mangyayari sa buhay mo. Ay kinakailangan mo tumanggap sa Panginoon at makilala mo ang Panginoon na meron kang Diyos na masasandigan, malalapitan at maaasahan. Kaya kapatid, kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, ako po hindi ako po pwedeng prayer acceptance. Hindi po ako authorized dyan. Only the pastors, sila po lang po ay pwedeng mag-pray ng itong panalangin na ito para po kayo ay tumanggap sa ating Panginoong Diyos. At sa akin lang po ay binibigay ko sa inyo ang paalala na habang nabubuhay tayo ngayon, malakas pa tayo. Huwag nating aksayahin ang pagkakataon na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng iyong salvation, hindi kami. Kanya-kanya tayo ng gawa ng ating salvation. Kung ikaw ba ay sa palagay mo, naniniwala ka na ano man ang mangyari sa darating na oras, ikaw ba ay handa na? At sa palagay mo, ay itanong mo sa sarili mo kung saan ba ako mapupunta? Doon ba? O doon ba sa baba? Kapatid, it's your choice. Maraming salamat po sa inyong lahat. At naway, nagkaroon po kayo ng idea, nagkaroon kayo ng panibagong kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon na naibahagi po ni Pastor James ngayon from the book of Mark, from Revelation 13:16, at tungkol po ito sa Antikristo. No? Maging handa tayo. Keep on praying. And, ang lagi na lang ating focus ng ating isip, hindi yung Antikristo. Focus natin ang ating Panginoon. Hanggang sa Lunes po ulit, maraming salamat po mga kapatid. Bago tayo magpaalam, nais kong batiin yung ating mga dagdag na viewers dito. Eka Andes Velasco, thank you so much, Eka. And syempre, sino pa ito? Yung aking sound effect kay Gabtan. Nako, ito si Gabtan, nagiging suki na ngayon. Thank you, Gab. Welcome dito parati, ha. Lagi kang magiginig at nanonood sa ating programa. Si LA, nandiyan dyan na rin siya. Si Ate Berna, thank you. Kate Kyle Calvin, thank you so much. Kilala Carmina. And nabanggit ko na yan kanina. Sino pa ba? Rejoice Orpida, si Bunsoy. Hello, Rejoice. Good morning. Ayan. Thank you so much po, and God bless po sa inyo. Happy weekend. Ingat po kayo. Taglayin po natin ang pagmamahal
pag-ibig ng ating Panginoon na kahit ano po mangyari, hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Ako po si Ramon Pasco. Hanggang next week po, Monday, balik tayo ulit sa ating normal programming. At maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye! Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya na sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Pilipino.